Hello everyone and welcome back to my channel. This time magluluto tayo ng sinigang na talbos ng kamote. Ayan na po, luto ka agad. Galing! Una ko nang inihanda ang mga talbos ng kamote at ngayon ay ito namang ating sibuyas at kamatis. Wala namang maselan sa paghiwa ng mga sangkap na ito. So, kahit anong hiwa po pwede mong gawin. Total, isisigang lang naman yan. Pakukuluan at pagkatapos ay yun na yun. Tapos na. So, bago ko hiwain itong kamatis, tatanggalan ko muna ito ng, yan yung sumaitangkay, maitim. Yan. Yan, para maganda tingnan. Hiwain lang sa apat, then ayos na. Pwede na yan. Total, pakukuluan ko rin lang naman yan. Then, pagka nakuluan na at naluto na ng gusto, madudurog pa rin naman yan. Okay, so, hindi kailangan yung maselan na paghihiwa. Ngayon, ito naman kalamansi. Bagong pitas yan doon sa aming tanim dito sa mini garden na aking pinakita sa inyo doon sa mga nakaraang video ko. Yan. Maliliit lang yan pero napakaganda dahil sobrang makatas sa mga kalamansi na yan. So, libre na dahil meron kaming sariling tanim. Alright. So, dahil mamaya ko pa naman yan ilalagay, pinakahuli na ilalagay ko sa mga sangkap, mamaya ko na lang siya sasalain kapag ibinuhos ko na sa ating niluluto. Okay, tara, doon naman tayo sa kusina. Nauna pa, nagpakulo na ako ng tubig at dyan tayo magsisimula sa ating pagluluto ng ating sinigang na talbos ng kamote. At dahil kumulo na ang tubig, pwede na natin ilagay ang kamatis, sibuyas, at yan, pati sili, inilagay ko na. Total, sandali lang naman to lutuin. Tatakpan lang muna natin ito, then pakukuluan natin ng mga 3 to 5 minutes. At saka natin ilalagay ang talbos ng kamote. So, isa ito sa napakasimple na recipe, napakadaling lutuin, napakamura ng mga sangkap. At meron ka ng dagdag na ulam kung anumang meal gusto mo. Pero masarap ito sa umaga, sa tanghalian o kahit na sa gabi. Kaya enjoy lang natin to. Simpleng recipe. Sabi ng iba na mga mahilig uminom, masarap daw ito pantanggal ng hangover. Hindi ko alam pero di kasi ako umiinom eh. Pero ang totoo niya, masarap talaga ito kahit na wala kang hangover. Ayan, so sunod yan sa asin, lalagay na rin ako ng kahit na kaunting seasoning. Magic sarap yan na ginagamit ko eh. Bagay lang, basta kahit na konti lang para magkaroon ng additional na lasa ang ating recipe. Ayan, tinakpan ko lang muna, then pakukuluan lang muna natin ito ng at least mga 5 minutes. Ayan. Okay na oh. Ganda na ng kulo. Saka iba talaga ang sarap ng aroma ng bagong pitas ng mga talbos ng kamote. Ayan, nilagay ko na rin ang ating kalamansi para kasama na ito doon sa timpla. At malapit na natin itong hanguin. We're almost done. So, pupwede na natin itong isalin sa ating mangkok. At umpisahan na ang masarap na kainan. So, kapag ganito, lalo panahon ng taglamig, nako, kasarap nito. So, this is best served with hot steamed rice. Masarap din ito ternohan ng iba pang ulam gaya ng prito kaya adobo na manok o kaya adobo na baboy. Anything na po pwedeng iterno dito. So, ayan. Masarap na kombinasyon yan. Lalo kung po pwede pa sa'yo mga karne. Ayan. Sarap. Muusok-usok pa. Ayan yung masarap. At kitang-kita mo na sa riwa yung mga talbos na ating ginamit. At yung magandang talbos na ginagamit ko, yung heart shape na talbos ng kamote. So, ayan. Kainan na. Sarap. Mainit. Masarap na sabaw. Ayan. Unang subo. Maraming salamat sa inyo na umabot kayo hanggang dulo ng video ito.
maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga supporters, sa ating team, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscribers, at sa lahat ng mga tumutulong.